Ayun po, magandang umaga o hapon. So my name is Policia Co. Kung first time ka sa akin channel. So speaking tayo ng legality regarding sa traffic. So ang tanong ganito. Allowed bang kapag naka-aksidente ka ay pwede ka bang tumakbo? Yun. So allowed bang tumakbo ang isang suspect kapag ikaw ay naka-aksidente? So what is the legal matter of this scenario kung tatakbo ka? So I think para sa legality, no, speaking of safety of the of sa suspect at sa iyo, so kailangan natin gawin na hangga't maaari ay isib mo yung sarili mo. So ganito lang yan. Kapag ikaw ay ka-aksidente or naka-aksidente na medyo sabihin na natin mabigat ang tama, so ano ba ang legality nito kung tatakbo ka at ano ang sinasabing rules applicable? So depende po yan. Kung sa situation po ay nakita, naramdaman mo, nakita mo na yung biktima ay marami nang tumulong, at kung titigil ka at kung hindi ka aalis doon sa senaryo ay maaari mong ikapahamak. Iyon ang dapat nating tingnan. Or wala kang yung sa sarili mo, wala kang maisip yung sarili mo, ay dapat talaga ay umalis ka doon. Pero ang dapat mong gawin, ang dapat nating gawin ay mag-report or sumurinder sa ang sinasabi dito ay the nearest authority or the nearest police station. Sa pinakamalapit pong station ay doon po kayo mag-report para po ma-assist kayo at ma-isip yung sarili mo. And then, after nun, so ginawa mo yung party mo, hindi lang yung nagtatapos doon. So kailangan mong panagutan kung mayroon kang legal accountability doon sa na diskrasya mong tao. Yun po, wala pong question doon. So as soon as possible, mas masitil mo na mas madali para hindi na umabot sa court. Kasi pag umabot sa court, medyo iba ng usapan yon, matagal na ang proseso. Medyo kakaiba din, may another step ka rin gagawin para ma-dismiss yun. As well, siyempre, mapa-settled mo yung na agrabyado. Yun po. So, as possible, ma-settled. So, yun po. Yun ang kailangan. Wala pong ano dito. Kapag talaga ikaw ang nakadisgrasya, walang exemption. Basta tao yan, maliman ng tao, anumang ginagawa niyan, sabihin mo niyan, hindi nakatingin, o nagtitext kasi, o biglang tumawid. Kahit ano pong reason nyo, anong reason natin, kapag ikaw ay nasa sasakyan, at umaandar yung sasakyan mo, at ikaw ang nakasagasa, nakadisgrasya, may accountability po yung nakasagasa. So yung iba kasi nangyangatwira na biglang tumawid, o kaya parang sinadya, nagsiselfon, may headset. Mali po kung na po tayong huwag na kayong mga twiran. So soon as possible, isip dalihin sa ospital yung biktima or tumawag ng rescue para ma-assist kung kayo ay delikado, umalis doon sa lugar at mag-report sa nearest police station or nearest barangay na sa palagay ninyong safe kayo, safe tayo. Tapos huwag takasan, lalong-lalo na kapag na-identified kayo, nakuha yung inyong identity, plate number o kung ano man. At lalo sa panahon ngayon, almost lahat ng anggulo ng kalsada ay mayroon ng CCTV. Kung makuha yung registration ng car nyo, plate number, ay
matitiris po talaga yan. So, ang the best talaga dyan ay isettled mo, huwag mong pabayaan na hindi na umabot sa court. At siguro naman sa mga nabiktima, no, huwag naman masyadong managa ng magtansya kayo kung talagang mayroon yung pambayad, yung nakadiskrasya. Ay kung talagang wala naman, for example, mayroon akong isang case na tinulungan na nabali ang paa na sagasaan. So yung suspect ay naubusan na ng panustos kasi yung operation ng paa ay umabot na sa almost mag-ranking siya sa 200,000 to 300,000. Ang suspect ay nakabigay na halos maubos na yung kanyang pwedeng pagkunan, ay nakabigay na almost na 200,000. So wala na talagang mapiga. So lahat na nang, so yung mga ganun, kung ipakulong nyo yung suspect, talagang wala naman, wala na rin mangyayari. Tumulong na naman siya . So I think, pag-usapan na lang, ano ba talaga ang pinaka-the best remedy na ang bawat isa ay maging productive pa. Kasi kung ipakulong mo yung tao, mayroong pamilya din yan. So, since na may kasalanan, sabihin na natin may kasalanan talaga. So, nandun na yun. Wala na ma-accidente nga, ika nga. So, walang may gusto na mangyari yun. Either sabihin natin aggravating lasing. Common po yan sa vehicular accident, yung mga lasing. So, yan po yung legality na nakikita ko dito ay yan po ay base sa aking interpretation ng batas at base na rin po sa mga previous nating naimbestigahan at nakausap. Ang best solution po talaga ay pagamot. Kung dilik, kung nakasagasa ka, umalis ka doon sa lugar kung ikaw ay delikado at pwede magkapahamak at mag-report sa pinaka-safe na lugar, barangay man yan o pulis. Mas maganda sa pulis. Kasi pag pulis ang nag-assist sa'yo, medyo alangan yung tao kasi kargado. Diba? So, huwag na po kayong magipagtalo. Settle soon as possible kung kaya naman. Okay, yan guys. So, my name is Police Yako. Ini-invite kitang mag-subscribe sa akin channel kung nagustuhan mo itong crime assistant natin, crime law interpretation. At yun nga, sa sinasabi ko again. So, kung kayo ay may mga katanungan, dito po kayo magtanong sa maliliit na channel. Kasi para 100% ma-entertain yung inyong tanong. Unlike doon sa mga hundreds, million subscriber, yung mapusuan po yung tanong nyo doon, irarapol pa yun. Swerte ng mapusuan. So, what if kung magre-reply pa yan? So, yan po. Since na tayo ay papasok, so the last words is my name is Police Yako at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. So thank you for watching. See you my next video.